nagkakataon na inaakala natin ang seguridad sa online ay isang technical issue. Maaaring ito ay totoo, pero ang malaking bahagi nito ay may kinalaman sa pagsunod sa mga simple at mapanuring hakbang gaya ng pagpili ng maayos na password. Maaari mong ihalintulad ang iyong password sa isang code ng vault na naglalaman ng iyong mahalagang dokumento at impormasyon. Siguraduhin ang password ay hindi madaling hulaan at huwag itong ibinibigay sa ibang tao. Sa paggawa ng mainam na password, gumamit ng maliliit at malalaking letra, mga numero at simbolo na may 8 hanggang 10 na characters. Iwasan ang paggamit ng pangalan, tirahan, telepono o pampersonal na impormasyon na madali hulaan tulad ng pangalan ng iyong alaga, paaralan, ang iyong paboritong koponan at iba pa. Gumawa ng iba't ibang password para sa bawat importanteng account kagaya ng email, social network at online banking. Ang pag-ulit ng paggamit ng password ay hindi hinihikayat. Kapag nahulaan ng password mo sa isang account, maaari na rin nilang makuha ang iyong pampersonal na impormasyon at mapasok ang ibang online services na iyong ginagamit. Ngunit paano nga ba makabubuo ng iba't ibang password para sa bawat account na nakasusunod sa mga pamantayang nabanggit at madaling tandaan? Simple lang ang sagot. Maaari kang bumuo ng passphrase. Para makabuo ng isang passphrase, pumili ng isang pangungusap na madaling matandaan. Halimbawa, I met Alice in San Francisco in 2011. Ngayon, kunin ang unang letra ng bawat salita sa pangungusap at gamitin ito upang makabuo ng passphrase. Kung maaari, gawing simbolo ang mga salita upang mas maging secure ang iyong password. Maaring samahan ng karagdagang seguridad ang nabuong password sa pamamagitan ng two-factor authentication. Ito ang security process ng pag-login sa isang serbisyo na nangangailangan ng 2 hakbang. Halimbawa, matapos ilagay ang iyong password, ilagay din ang code na ipinadala sa iyong telepono. Ang two-factor authentication ay tumutulong protektahan ang iyong account sa pamamagitan ng bagay na iyong alam, ang iyong password, at isang bagay na mayroon ka, ang iyong telepono. Ang ibig sabihin nito ay, kapag may nagnakaw o nakahulan ng iyong password, hindi sila madaling makakapasok sa iyong account dahil wala sa kanila ang iyong telepono. Ngayong alam mo na ang ligtas na paraan kung paano makapasok sa iyong account, mahalaga rin alamin kung kailan dapat mag-log out. Kung ikaw ay gumagamit ng pampubliko o shared computer kagaya ng mga computer sa aklatan, internet cafe o di kaya sa bahay ng iyong kaibigan, ugaliing mag-sign out sa iyong account bago umalis. Maaring magkaroon ng access sa iyong account ang susunod na gagamit ng computer. Ngayon, pag-usapan naman natin ang privacy at security settings. Ang pagkalimot sa password o pagkalak sa sariling account ay isang nakakadismayang karanasan. Nakadidismayang mawala ng access sa email, mga dokumento o litrato. Upang makasigurong mabilis at madali kang makakapasok muli sa iyong account, mahalagang gumamit ng password recovery option. Karamihan sa mga serbisyo online ay pinahihintulutang magdagdag ng telepono o email address para sa pagbawi ng account. Sa pamamagitan nito, maaari kang makatanggap ng numeric code o link para ma-reset ang iyong password at muling makapasok sa iyong account. Mahalagang iset up ang recovery option na ito bago pa ang lahat. Pagtuunan ng pansin ang privacy at security settings ng mga serbisyong online na iyong ginagamit. Palitan agad ang password sa sandaling may makita na kahinahinalang aktibidad sa iyong account at maging pamilyar sa mga privacy policy kung saan nakasaad ang mga impormasyong ukol sa iyo na nakolekta, tinatago at sa paraan kung saan ito gagamitin. Sa paggamit ng social networks, siguraduhin basahin ang privacy at security settings upang iyong mapili ang mga impormasyon na makikita sa iyong profile, kung sino ang makakakita ng iyong mga posts at ibinabahagi mga litrato at video. Ngayon, alam mo na kung paano pangalagaan ang iyong pampersonal na seguridad at account kapag ikaw ay online.